bansang Crypto Coach, handa nang magbahagi ng kanyang kaalaman. Sa digital currency, hindi ka maiiwan, pagkat ito niya ay libreng pagtuturo sa kababayan. Gamit ang kanyang mga karanasan, siguraduhin na lahat ay may matututunan. Lilibutin niya ang buong mundo upang mabigay ng balita at mga payo tungkol sa crypto. Pahuli, mga kamiranda, sumusuporta at nakikinig. Maraming buhay na ang nagbago, maraming pangarap ang natupad. Sa tulong niya ang global family, sama-sama Global Miranda Minor Crew, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Crew, our home of the culture of Malisakit. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Ka Miranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Ka Miranda. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only, the voice that introduced, Pitikin kita sa ilong. Isang hampas na lang ng palakol. The power of yet. Please, let's give it up to our pambansang crypto coach, Coach Miranda Minor.
Hey guys, hello, hello. Teka lang, hihigop lang ako ng isang mabilis na kape. Give me a second, I will be right back, Cameranda. Just give me a second. Okay, wait lang. Ayun, okay. Medyo... Okay na tayo mga Kameranda. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. My name is Coach Miranda Minor and welcome to another edition of our Cryptocurrency Technical Analysis Fundamentals exclusive interviews and everything about crypto all in one channel. No? So, time check 9:24 ng gabi, February 17. Ngayon po ay Sabado and of course ikaw ay... Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Minor sa Daily Crypto Live. Ayun. Pagbigyan niyo muna ako. Grabe. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. At huwag na tayo magpatagal pa. Let's actually now go on with our show. Kahit medyo busy tayo because we just came from Batangas City. Minit po natin ang mga Kameranda dyan in Batangas. Marami pa rin tayong panahon para... mag-aral courtesy of our research group. Maraming salamat po sa mga pinapasa nyo sa akin mga mahalagang information para naman maipasa natin ng maayos sa ating mga Kameranda and therefore sila rin ay maging effective trader who is aware and definitely may alam po sa mga nangyayari in cryptocurrency. So simulan na po natin Kameranda, wag na po tayong tumagal. But I hope today, Saturday, kayo po ay merong magandang S-Life or Saturday Life. Let's now do this, Kameranda. A quick review of our top 10 coin prices, fundamentals, and macros brought to us by the Global Miranda Minor Research Group. Okay, alright, Bitcoin currently medyo nag-retrace, no? 51,500. Ethereum 2,764. BNB 356. Solana 107. XRP 0.55. Cardano 0.60. AVAX 3939, TRX 1376, Dogecoin 0.084, Chainlink 1957, Polkadot 755, Polygonmatic at 92. Wow. 0.9233. One of the biggest jumps so far, no? Toncoin at 219 in Stonecoin, no? ICP 1306, SHIB Inu 9619, Bitcoin Cash 267. Litecoin 6974. Take note lang, hanapin natin si Caspa kasi medyo umakit na yung coin na yan. Caspa, grabe, 30 days 46%. Congratulations, nag second floor na yan, no? Sa mga Kameranda na sinabihan ko niyan, take a look at the most recent chart of Caspa. Ayun. Naalala niyo yan? Type number 1, kung naalala niyo yung sinasabi nating second floor, abangan. Congratulations sa mga nakaabang sa 0.149. At ngayon po, ang Caspa is already 0.1687. Congratulations mga Kameranda! Sabi siya, abang lang ng abang dyan eh, no? Anyways, even, no, for, even for WLD, no? Yan, yung sinabi po natin kahapon, meron po tayong price, no? Within the 4.59, ayan, umahumataw na si WLD, one of the biggest jumpers today, no? For the past, ayan, no? Nakita nyo. So, congrats sa mga nakakuha niyan. Congratulations, we also charted that. Mga Kameranda, congratulations sa inyo. Pati si ARB, no, na nag-activate din yung... TA natin dyan mga Kameranda, take a look at that, no? So congratulations sa nakakuha niya ang TLSBD na to, no? We're actually charting this coin at sinabi po natin on the past couple of days na abangan itong activation of TLSBD. So congratulations din again sa mga nag-activate na trades, congrats po. Hey Ma'am Karen, it's also an honor to meet you po. Maraming salamat. Karangalan ko po, no? Para akong artista kanina kaya pero nakaka-humble at asahan po ninyo hindi pupunta yan dito, sa puso po yan. Yung paghanga ninyo, rest assured, patuloy po nating
ipapagpakumbaba yung sarili natin. Nakaka-honor lang, no? Pagpasok ko kanina, palakpakan lahat. Nakaka-honor. Maraming salamat po. And mabuhay po ang mga Batanggenyo, mga Kameranda. Alright, before we go with our technical analysis, let's actually just kumalma lang tayo ng konti at magkakapi lang si Coach. Kapi, wait lang. Okay, so guys, kumalma kayo because I just said na nag-breakout itong mga to. Hindi ibig sabihin papasukan nyo agad because pag zoom in nyo yan, si Caspa nag-double tap yan, ha. Tingnan nyo, yan di ba? So pag zoom in mo yan, it's currently forming actually a triple top, no? So again, maganda yung breakout kung nasalo mo yan kaninang morning, no? Pero syempre gumagawa na ngayon siya ng triple top o kumalma ka na, no? Even for WLD, again, Kameranda, I'm just celebrating kasi ang ganda ng porma, no? Ang ganda ng porma. Pero again, when you go to the lower time frame of these types of coins, of course magkakaroon ng mga retracements and etc. So planuhin natin. Planuhin po natin. Ano? So for example, you have swing high and swing low. O TP area na muna yung 1.618 doon sa tuk-tuk-tuk. Wag kayong bida-bida dyan. No? Kailangan may plano lagi. Kasi nasabi ko lang, when they activated during this time. No? Activation during this time. Yan. 4.66. Take profit 4.88. So meron tayong confirmation candle. Breakout confirmation ng mga resistance line. So, we gotta make sure that whenever you hear something, okay, setting of expectations tayo, Kameranda, ha? Pag nagsiselebrate yung influencer nyo, huwag nyo agad sabayan, eh, no? So, kumaga, given na yon that whenever we're celebrating, nag-breakout kanina pa. Kaninang morning, you know? So, kumaga, we're just backtesting and we're happy that our technical analysis is working and nag-a-activate. Pero hindi ibig sabihin, pagkasabi kong ibibilin mo, huwag ganun, ha? Huwag kayong ma-FOMO, ha? There's always a plan. Yung plano po natin days ago, nag-activate lang kaninang morning, take profit kanina pong alas 6. No, huwag kayong ano, guys. So we need to be able to plan. Pakitype number 1 kung naiintindihan po yung ating pinagsasasabi dito, ha? Okay, so yon. Let's just now quickly go with our fundamentals muna, mga Kameranda. Let's talk about our topic for today. No, ang atin pong topic or pag-uusapan ngayon is medyo mabigat, no? Sabi po natin dito sa ating topic, there's a potential geo-crisis. Ano ba yan, Coach? Ano ka ba? Bakit parang kanina busy-busy ka lang, may topic ka na naman? No, we have our sources, Kameranda. No? So pag-usapan natin ito, medyo malalim ito. But before that, marami pa tayong mga pag-uusapan. Ito yung pinaka-highlight. Ilabas muna natin ang mga important topics natin, mga Kameranda. Let's do this. Let's all discuss all of the worthy issues ngayon sa ating market. This is Coach Mirada Minor Reacts. Tutok na! Alright, let's actually take a look first on our economic calendar. No? So, importante kasi to. So, this coming week, February 22, lalabas ang FOMC minutes. It can drive volatility. No? Huwag kayong gaanong kumalma kayo during that time. It can drive volatility kasi lalabas ang FOMC minutes. Lalabas dyan yung minutes of the meeting yung mga pinag-usapan nila. Okay? And then, ito medyo importante ito, no? February 29, leap year, yung core PCE number. Lalabas po yan for January. Importante ito because lumabas po yung PPI kahapon. Medyo hindi maganda yung PPI. Pagkatapos ng medyo hindi magandang CPI, lumabas ang Producers Price Index or yung ginagamit na metric ng mga producers. Basically, Producers Price Index. Medyo pangit din. Kahapon, eh, no? So medyo kumalma ng konti yung stock market. However, the stock market today is still very optimistic, no? They're a bit optimistic, Kameranda. Ayan na po, nag-breakdown na si Bitcoin. Pakitandaan po muna yan, ha? Pakitake note. Ito yung sinashort ko kanina dyan sa Batangas. So medyo mahaba-haba yung support natin na babasagin.
ang magandang antayin nating support is this muna, no? Naisingit ko lang naman ito. Paki-take note po, no, yung ating rectangle or ating rather yung ating rectangle diyan, ha, paki-take note diyan. Pag yan nabasag, pwede tayong mag-support ng 50,375, okay? Balikan ko to mamaya. Let's actually now go to our watch list, no. So, Nasdaq, kahit na ito ay bumagsak, no, noong CPI na, this is the CPI numbers, no, during that particular time, eh nagkaroon pa rin ng mga higher lows, no? Nagkaroon pa rin ng higher lows si Kuya. Ayan. Lumalaban pa rin, no? And despite and in spite of the ugly PPI. So, ano pong ibig sabihin nito? Okay. So, of course, sabi nga natin by March may lumalabas na forecast na potential rate cut, no? Yan po ay unti-unting binabago ng mga lumalabas na metrics. Pasensya na kayo, medyo para may nakakaalala sa ilong ko. Sorry ka, Miranda. Okay. So, may mga nagsasabi na potentially magkaroon ng different wind or direction, no, ang Fed. But at the end of the day, mas marami pa rin ang nagsasabi na baka ito na yung new normal, no? New normal. Kaya tumataas pa din ang ating stock market. Okay. So ngayon, pag-usapan natin ano ang magiging epekto nito sa ating Bitcoin price. What's gonna be the effect of this in our Bitcoin price? Pag-usapan po natin kamiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, kamiranda. Pag-usapan natin ang magiging epekto nito, no? So basically, Kameranda, merong konting correlation ang big market to the cryptocurrency market, no? So makikita mo, hindi gaanong biglang bumabalik sa 48,000 si Bitcoin. Talagang, you know, within this weekend, eh, wala naman halos talagang driver. At within the past week, umangat pa nga ng 52,000 ulit si Bitcoin. So definitely, ibig sabihin nito, ito ay panabla, no, ng market. Meron pa rin optimism yung market. Therefore, hinihila niya paakit yung optimism ng mga traders in Bitcoin. Okay. Number two. Anong ibig sabihin nito, no? So definitely, mukhang in my own perspective, mukhang isang taas pa to bago magkaroon ng tinatawag nating sell in May and go away, no? Yung mga tao kasi they're getting out of the stock market by May of this year, tapos babalik na ng September, no? So, you know, this is giving me the feeling that despite and in spite the, you know, the metrics na lumalabas ng January, ipupush pa din ito ng market. And again, the March, the Aprils, and the Mays of the world, dyan tayo makakita ng mga major market movements, Kameranda. Okay? So, at the end of the day, teka, mahina daw yung boses ko. Hello? Hello. Mahina nga, no? Wait lang, ha? Mahina nga yung boses ko. Bakit mahina ang boses ni Coach? What have happened to me? Okay, wait lang. Mahina ba ang boss? Mahina nga, no? Kaya nangyari dito. Ah, kailangan mag-restart ako, Kameranda. Teka lang, pwede nyo ba akong tiisin na ganyan lang, okay lang ba yan, na medyo mahina? Kasi if I need to restart pa, mapuputol yung momentum natin. Pasensya na kayo. Okay, so ibig sabihin nito, tuloy ko na yung discussion, no? So ibig sabihin nito, pinipilit po ng market na ituloy, no? Na ituloy yung bullishness, no? Optimism, kaya umaakyat pa din sa despite of the negative numbers. Another thing is, I think the market is on a wait and see. Kasi normally, Kameranda, pag January at December, may tinatawag tayong mga holiday spending. Therefore, tumataas talaga ang presyo ng mga bilihin kapag January and December, parang sa Pilipinas. 'Di ba? Kapag Pasko, tumataas ang presyo ng mga delata, ng mga hamon kasi marami ang demand. So itong nakikita natin, iniisip ng merkado, baka volatility lamang ito at ito ay potentialing magbago pagdating ng Pebrero. So, kaya makikita mo ngayon, Kameranda, that the performance of our stock market is still picking up.
maganda ang epekto nito kay Bitcoin. Maganda yan eh, no? Of course, wag niyong isipin, oy, maganda ang epekto kay Bitcoin, bullish, bullish agad, or intraday bullish, hindi. Charting pa din agad tayo kay Bitcoin, Kamiranda. But going back to my topic, so as I've said, no, maganda ang epekto nito. Pero, isa sa mga kailangan ko i-discuss din sa inyong mga Kamiranda is this. Let's talk about yung mga sinulat si Coach dito. Number one, Kamiranda, in the stock market world, may napapansin po tayong tinatawag na issue in terms of breadth. Hindi yung hininga. Hindi yung tinapay. Issue in terms of breadth. Ayan. Yung kumbaga yung lawak, lalim. Ano po yung issue na yan? Maraming hindi nakakaalam nito. No? I-discuss natin ito, Kamiranda. Napapansin po ng karamihan ng mga traders, no, in the stock market na halos kung lalagyan po natin, no, ng heat map ito. Buksan ko yung heat map ngayon ng stock market natin, ha. Kung lalagyan po natin ng heat map, no, yung ating trades ngayon, mapapansin po ninyo na kung mas malaki po yung letra is mas malaki yung trades po nila. Okay? Kung mas malaki yung square, that means that from a volume perspective, it is driving the volume of the entire market. Okay, ito na. Mapapansin ninyo that it looks like medyo may konting issue in terms of breadth or lalim or lawak itong stock market. Dahil marami na po nakakapansin na on a volume perspective, ang mga tinitrade lamang ngayon ay yung mga kilala ng mga let's actually go to a 1-3 months performance. Ayan. Okay. Mapapansin mo na medyo, sorry, let's go to the 1 month rather for the 2024. Ayan. Mapapansin mo na talagang unusual na malalaki lamang yung mga kilalang pangalan like Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, no? Special mention kay Nvidia kasi of course talagang itong stock na ito ay pumalo talaga ng 27% in 1 month. Napakalaki po ng inakit niya. Ano pong ibig sabihin nito? Yung sinasabi nating breadth issue, ito ay nangangahulugan na may mga bias na ang stock traders, no? May mga bias na sila, hindi na sila umaalis o hindi na sila gumagalaw. Doon na sila nag-stay kay Nvidia lamang, kay Amazon lamang, no? Ito po ay something na nakakatuwa in terms of crypto. Kasi sa crypto, although meron tayong Bitcoin dominance and Bitcoin bias, nag-iisa lamang siya, pero pag hinati natin outside Bitcoin, marami't dumadami na po ang mga biases ngayon. People don't just play on Ethereum. People don't just play on Solana. People don't just play on XRP. Marami na tayong mga ecosystems, decentralized finance, NFTs, na lumalabas na po ulit, no? So kung pag-uusapan natin yung breadth issue na yan, ito ay pinag-uusapan sa stock market kasi they're actually being worried that despite the economic numbers, no? Pangit ang CPI, tumataas. Employment numbers, tumataas. Pero parang nagpa-positive correlation ang mga stocks. Kasi nga, pinipilit nila na, okay, no? Aakit at aakit ang equities. So, umaakit din ang Nasdaq. Dahil dyan, pipiliin ko na lang yung mga equities. No, nawala ng lasa. Nagiging very monotonous, kumbaga, dalawa, tatlo, apat na stock na lang lagi ang pinipili. The problem there is that kapag nanatili sa ganyang mindset, no, ang mga traders, although wala naman, in my own perspective, mas maganda yung situation na yan kaysa naman ang nag-aakyatan yung mga basura, yung mga third liners. Pag nangyari yun, market frothiness will happen, bubble will burst. At least ngayon, medyo malalim at mayroong magagandang fundamentals ang umaakyat. Pero matabang. Parang yun at yun lang na tinitrade. Unlike in cryptocurrency, napakarami nating options. We have so many options, no? So, in that particular sense, pinag-uusapan na what if lang naman. What if, for example, okay, lalabas ang earnings report ng Nvidia. Paano kung pangit? Kung konti at konti lang ang tinitrade ngayon, meron mga 10 lang or 5 lang talaga ang tinitrade ng mga traders ngayon sa stock market,
parating na earnings report, ang pangit ng lalabas na report. Hindi bagsak po agad yan, no? So, meron tayong tinatawag na breath issue in the stock market, at sinasabi ko ito because in contrary, in the cryptocurrency space, marami tayong pwedeng pagkaabalahan. At ang mga communities, maraming gustong projects na itaas, hindi nagko-concentrate lamang sa mga Bitcoin maximalist, kalat-kalat ang mga projects. It really tells me that marami tayong pwedeng pagkakitaan at pwede kang yumaman talaga on many aspects. Hindi ka lang pwedeng yumaman noon on Nvidia. Hindi ka lang pwedeng yumaman on Apple. Kumbaga, those are the days na yayaman ka 1990s up until today, yayaman ka because of Apple. Wala na yun. Ngayon, we have an opportunity to become rich, to become more profitable on different projects. No? So yung breath, yung lawak ng crypto ay sobrang hindi. Kumbaga, it is, in a matter of speaking, marami tayong choices. No? Marami tayong project founders, proponents that are introducing their projects to us. And therefore, case in point, look at Caspa Cameranda. Diba? And we've been talking about Caspa for quite some time. But tumaas na lang, tumaas lalo yan. No? If you're going to go back to our list, no, if you go back to Caspa or CAS, no, we have been talking about that for quite some time now. Take a look at this. Take a look at the one-day chart. Diba? Take a look at that. Take a look at that, Cameranda. Diba? Isn't this a very good iwan da pera, pataas na siya ng pataas, as long as the project is creating higher lows, pwede pa rin siyang magkaroon ng another second floor, which it did today. No, Caspa did a breakout today. One day candle, a candle broke out today. Nagkaroon ng second floor. 'Di ba? So ibig sabihin, no, may mga projects ngayon talaga na hindi pwedeng Nvidia level lang. Marami kang pwedeng makita mga projects in cryptocurrency, and that tells me that from a breadth perspective, hindi natin problema ito, unlike in the stock market. Bakit din ito maganda in the stock? Bakit ito maganda in crypto? Because in some sense, yung mga stock market institutions na naboboring na, paulit-ulit na lang, sureball na tayo. Kumbaga sa isang usapan, sa isang table ng mga hedge fund managers, pag nagsabi ka, where to trade, where to invest our money. Pag sinabi mong Nvidia and Apple, kukultukan ka na yan. Sorry for the word. Kasi syempre given na siya. It's a money cow eh. But from a diversification perspective, saan ko ilalagay ngayon ang pera ko? 'Di ba? Doon papasok ang kagandahan ng Bitcoin ETF. Now they have an alternative. Hindi lang puro Apple, hindi lang puro Nvidia, hindi lang puro Tesla, hindi lang puro Google or Amazon, no? There is now an alternative option. And for me, once there is a breath issue, ito ay masosolve. No? Ito ay masosolve ng tinatawag nating introduction of Bitcoin. Okay? So, in a very, 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 very technical term, okay, a market breadth is an indicator that analyzes the number of stocks that are advancing relative to those that are declining. Okay? So, pagtiningnan mo ngayon, no? Pagtiningnan po natin yung heat map na sinasabi ni Coach. Teka lang yun. Nasaan na ba yung heat map na yun? Okay, wait lang ah. Balik tayo dun sa aking pinagsasabi kanina. Okay, let's now go to 1 week. Mapapansin mo, Cameranda, no? Mapapansin mo that, kumbaga, sobrang opposite, no? Sobrang opposite. The market breadth, okay, dapat kapag maraming green dito, dapat the major players are also green. If you go na to the one-day performance, no, konti lang ang umaakyat, halos lahat, di ba? Halos lahat. The percentage of people of stocks that are going higher, no, versus going lower. Dapat from a breadth perspective, kalat yan, dapat equal yan, equal, no. But again, as I'm saying, makikita mo talaga na talagang may mga biases ang mga traders, may mga biases sila, no. The percentage of stocks going higher versus stocks going lower, you know, in any given day, merong disparity. Dapat may equal breadth yan at may disparity yan. Hindi dapat konting stocks lang ang umaakyat or konting stocks ang bumababa. Dapat siya nakadistribute.
And I think, no, dito medyo gumaganda yung option ng Bitcoin natin, no, in my own perspective. Bakit? Kasi nga pag na-boring na sila, ay umaakit naman lahat, no, hindi naman kalat-kalat eh, no? Syempre they need to diversify. Kumbaga pag umakit lahat, pag bumaba lahat, talo sila. Pag umakit lahat, talo din. Kumbaga panalo sila. Paano bumaba lahat? Dapat merong this diversification, may breadth 'yan, no? Kumbaga kung umakit man si kung umakit man yung regional banks o bumaba man si communications, okay lang yun, at least hati. Pero kung pare-parehas ang takbo, wala na silang breath talaga. Ngayon, meron ng alternative, Bitcoin. Darating na, dumating na siya. For me, ang nangyayari ngayon dito, kapag, no, kapag nagkaroon tayo ng alternative, in this case, Bitcoin ETF, pwede na nilang bilhin yun. Wala nang problema ng stock market breath ngayon, no? Anyways, nasabi ko 'yon kasi malaking bagay 'yan ngayon sa stock market pinag-uusapan niya. Another thing, itong geopolitical crisis na 'to, no. So, ito medyo iniisip ko, wag naman po sanang mangyari, no. Most recently, nagkaroon po ng dyan sa Russia, no. Namatay po yung one of their opposition leader, no. One of the most vocal opposition leader in Russia, si Alexei Navalny, yan po ay namatay, no? Apparently this today lang po, actually yesterday if I'm not mistaken, namatay. At medyo mainit itong balita na ito sa mga Western leaders. At mga narinig ako diyan mga bagay-bagay that they're now going to pursue Putin on a war crime, no? Instigating war crimes at yung pagkamatay po ng number one vocal opposition leader in the in Russia is something na talagang kinol out. As a matter of fact, the Vice President of the United States, si Kamala, no, miniting nila yung security group ng United States to be able to talk about what potential risks do they see. As a matter of fact, tinawag din ito ni US President Joe Biden na more proof of Putin's brutality. So si Navalny po ay namatay, 47 years old, while being held on a jail about 40 miles north of Arctic Circle na siya daw ay sinintensya ng 19 years of under special regime. No? So kinall out ito ni Biden kahapon in the White House, sabi niya, Putin is responsible on Navalny's death. No? The death of Navalny, once Putin's most significant political challenger, is a watershed moment of Russia's shattered pro-democracy movement. Ito na. Okay. Kamiranda, this pronouncement of a political leader in the White House, make no mistake, this is something na hindi ititake ni Putin on sitting. No, my only problem here is that this president in the United States, wag naman sana niyang seryosohin gaano. I mean, again, you're the most powerful president in the world. Wag ka naman gaano magseryoso kasi mag 81 years old ka na, kuya, lolo. 81 years old ka na, wag ka masyadong magkaganyan kasi baka magkaroon lang ng away. Medyo kumalma na, okay na eh. No, but this is a very big news in the United States today, and they're actually calling out Putin. If you remember, when there was a war, unang-unang war on Russia versus Ukraine, the penalty was they removed Russia on the international wire SWIFT. They somehow removed them in the circulation para mapila yung bangko nila. Ngayon, mukhang lumalaki ulit yung issue because, again, none other than the president and the vice president have made very, heavy pronouncements against the Russia president. Pag ito lumaki at pinatulan pa ito ni Putin, huwag naman sana, Kameranda. We might be seeing another geopolitical, I don't want to call it a war, no? But I want to call it geopolitical crisis. And this might create an impact in Bitcoin in a way na people might see it as a potential risk-off scenario. Ibig sabihin, when you say risk-off,
they're going to protect their investments to avoid any more drawdowns in the market, no? So they're going to reduce their, you know, equities, their tech stocks, including Bitcoin. Therefore, hihina ang buying power, bihina ang mga bibili ng Bitcoin. Huwag naman sanang patulan. We're reporting it very, very fresh. This just happened yesterday, no? And the U.S. president, make no mistake, they were very, very strong in their pronouncements. Kagagawan ito ni Vladimir Putin, sinabi ni Joe Biden. Sabi dito, not just Biden, na Western leaders, the European leaders, no? Sabi nila, Vladimir Putin is responsible for the death of the opposition leader. Now, here's my take. I mean, kiber naman ng mga tagalabas ng Russia, citizen ng Russia tong namatay na to, no? But then again, alam mo naman, ang mga international na mga figures, kahit nga sa Pilipinas, diba, sa totoo lang. Marami nangyayalam dito. Ikaw baka, Miranda, can you please type number one or just comment down below? Diba, pag narinig mo yung mga balita, kahit anong political color mo, pag narinig mo na mayroong international leader na pumapasok sa bansa at nangyayalam sa atin, diba, naiinis ka ba? Can you please comment down below? Can you please comment down below? So, I mean, sa akin, ano ba? Kumbaga, you only hear what's being reported, di ba? So, kumbaga, sana wag nang palakihin, no? Nananahimik na yung Vladimir Putin, wag nyo na munang kuluin, mag-bullrun na ang Bitcoin. Pag nangyari ang kameranda, ano yan? Black eye yan sa atin. No? Geopolitical crisis yan eh. Okay? Teka lang, may tatago lang akong comment. Ano ba itong... hindi ko siya matago. Itong si Bully Zirin. Anong Binance bug na may sabi mo dyan? No? Okay. Anyways. Di ba? Parang ngingilang. So, sana huwag na kayo mangingilang para maganda na kami, maganda na takbo ng market. Pero pag ito lumaki ka, Miranda. No? He's being, war crimes na daw eh. Pag sasabi ng mga to. No? War crimes ka dyan. Yaman na sila. Di ba? Kasi nananahimik na eh. Ngayon, mag-brace off yan. No? Parang yun nangyaring gera noong 2022. Di ba? Sabay-sabay yun eh. Huwag naman sana na mangyari pa yan. Because if it happens, guys, again, make no mistake, this can become a black eye for Bitcoin. No, this can become a black eye for Bitcoin. No? Anyways, yung market breath, maganda ang effect niyan kay Bitcoin. Maboboring ang mga tao. Puro na lang yun ang umaakyat. No? Ang ganda ng performance. Nvidia, 26%. Okay, hindi ko alam kung nakukuha niyo yung sinasabi ko, no? Kumbaga wala na silang mapili, no? Puro technology na lang ang umaakyat. Oh, tingnan niyo ulit, no? Ito para maintindihan niyo sinasabi ko. Oh, ito, mukhang green 'yan, pero pag binuksan mo 'yan, Nvidia double digits, 27%. 'Di ba? Bihira ka makahanap ng 27% in 1 month, 'di ba? Microsoft is even just 3%. Apple is negative 3%. Itong big bank, 6.93%, no? Financial insurance, 9-12%, no? Yung pinakamalaki dyan. Pero yung iban, wala na. Kumbaga, meron siyang parang ito, Meta, 25% in 1 month. Kumbaga, meron kang pinapaboran lang. Meron ka lang mga ibang stock na yun lang, yun at yun lang lagi. Yun yung sinasabi natin. Samantalang in crypto, at least, marami kang pwedeng projects na pwedeng sali-saliwa ang takbo, no? Although most of them are correlated, pero at least meron kang pwedeng puntang project na pwedeng umakyat ng sobrang taas, hindi lang laging puro Nvidia ang pinipili ng maraming traders. So, kung kayo po ay nabuburyong na dyan sa stock market, ito na kayo sa crypto, yun ang sinasabi ni Coach dyan. Okay, so going back to yung war, huwag naman po sana. Huwag na sanang umakyat yan. Pag naging heated pa yan, one of the biggest news, go on all of the headline news in the US today, they're actually persecuting the problem there in Russia. In another news, Kameranda, ito, medyo chismis lang to. Mukha daw na ang nagpapatakbo na ng gobyerno dyan sa United States si Kamala Harris. No, kasi medyo tamad na daw si Kuya Biden kasi 81 years old na daw. Guys, for me, I will welcome that as a development. To be honest, no, bakit ko ni-welcome yan? Hayaan mo nang maging tamad si Biden. 81, magpahinga na po kayo. 81 years old na kayo eh. Kung magpapahinga yan, listen to me very carefully ah. Okay, wait lang. May bubuksan lang ako.
kung magpapahinga yan ka, Miranda, okay? Kung magpapahinga yan, magiging maganda ang laban ng Republican. Okay? Wait lang. Magiging maganda ang laban ng Republicans. At ang Republicans, they are known to become, well, they're not necessarily pro-crypto, but they're relaxed on crypto. No, unlike itong si Biden, lahat na lang treasury, kung sino-sino, eh, you know, lahat na lang ng buong machinery of government against crypto. Okay? So, sa palagay natin, Kameranda, kapag nanalo or nagpabaya na yan si Biden, okay lang, pahinga ka na, kuya. Guys, you need to remember, Gensler is appointed. He serves in the pleasure of the president. No? Ilang buwan na lang yan. Kapag natalo, I'm sure, ito, this is, I'm not a US citizen, but this is my take. I don't think Biden will win. Kaya they're having a demolition job with Trump. In fact, yung most recent na lababas kanina, there was a New York judge that ordered a penalty, plus they cannot have an office in New York, pati yung anak niya. I'm telling you, tingin ko hindi man nanalo si Biden. And the reason kung bakit ang long term 6-18 months mindset, kasi as a capitalist, mamimili din ako, kailangan sa kulalagay yung pera ko doon ba sa mga mamanokin ko mananalo. Tingin ko mahina ang laban. Kaya si Kamala Harris talagang nagpo-position na, no? Siya na yung nagpag-meeting sa mga defense officials, no? So pag natalo to, bull case ito. Bull case lalo ito kay Bitcoin, no? Mawawala si Gensler. Okay, mawawala yan, mapalitan, no? Mapalitan ng bagong commissioner yan, tatanggalin siya diyan, no? And I think that once a Republican sits down, although they're known to be very grand old party nga, kumbaga their political stand is really more traditional, no? Tingin ko kapag sinabi ni Trump na siyempre sasaliwain niya si Biden, kasi inaakusahan sila ni Biden na tax evasion daw ang crypto, tingnan natin kung mag-iiba ng stand yan. Para manalo lang yan si Kuya Biden. Look at what happened to his Twitter account. Ginawa niya ng Bitcoin laser eyes, diba? Napakalaki na mangyayari this year in terms of political movement in the States. Pag nangyari talagang nanalo ang Republican, tanggal si Gensler, tanggal si Yellen, tanggal yung mga yan, mga appointed yan. And these are all the people that are really putting pressure on all cryptocurrency stand in the US. You don't hear these things from Cathie Wood, because syempre, ba't aaway ni Cathie Wood ang gobyerno, taga dun siya. Diba? Kung magabilang international observer, nakikita ko lang na sana manalo ang Republicans. Ngayon, malapit na po yan. The primary elections are gonna be happening, you know, over the next couple of months, Kameranda. Okay, it's gonna be happening. The primaries are already going to happen over the next couple of months. So aantabayanan po natin ito, because this can spell the future of Bitcoin. As a matter of fact, sabi ko nga sa inyo, imagine mo, isang pirma lang, okay, approved na ang spot Bitcoin ETF in the US. Lumipad na si Bitcoin. Ganun ka-powerful ang impluensya ng US in Bitcoin. So mas kailangan nating bantayan. Walang pakialam ang Bitcoin sa pronouncements ni Marcos. Walang pakialam ang Bitcoin sa pronouncements ni Duterte. Wala. Ang Bitcoin may pakialam sa nangyayari in the US. Kaya ang Coach Miranda Miner ninyo, hindi lang ako nakatingin kila Marcos, kila Aimee Marcos, kila Sara Duterte, hindi lang nakatingin ako sa US. Because ang maling galaw lang dyan, bagsak po ang Bitcoin natin. Okay? Bagsak ang Bitcoin natin. Yan ang ating topic for tonight. Wag lang naman sanang magkaroon pa ng mga yan, oh, yung mga Western leaders, nag-aaway-aaway, ayan mga West, ayan, no? West is mounting pressure on Russia. No? Wag naman mga ganyan-ganyan pa. Ayan, oo. Oh. Ayan ang mga balita, mga malalaking balita po, mga headlines ngayon. No?
pinag-aawayan. Huwag nyo nang pakialaman yan. Tahimik na sila. That's my only... I don't even think they're listening to us. But I'm just saying is, as a Bitcoin spectator, itong mga to pag lumalapa to nung over the weekend, ang mga market, matatakot siya, uy, may gera ba? Huwag naman sana mag-gera. Okay? Okay. Now, ito yung fraud ruling, kung kasabi ko lang. Diba? Diyan siya nasaktan. Talaga meron siyang fraud ruling in New York. Sobrang pangit ng ruling na yan. Kaya pakiramdam ko talagang dinidigdig nila si Donald Trump kasi kalaban nila, and he is actually emerging as the top candidate in the Grand Old Party, GOP, the Republicans. Pag nanalo yan, sinasabi ko sa inyo. Nako, nasabi ko sa inyo, di ba? Anyways, I mean, we're not looking for a president who is pro-crypto. We're looking for a president who is pro-fairness. Kumbaga, ikaw bilang isang presidente, bigyan mo na pagkakataon ng capitalist America na magkaroon ng opportunity to invest. True enough, nagkaroon man ng approval for Bitcoin ETF. Huwag nyo i-persecute yung mga taong nagkapayaman sa bansa nyo. Diba? Yun lang ang sinasabi ni Coach. I'm not looking for a pro-crypto president, but I'm looking for a president who is fair enough, ka Miranda. Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. Okay, let's now move on with our technical analysis. No, sinong excited na sa mga TAs ni Coach? No, by the way, pasalamat lang po pala tayo sa ating mga guests po kanina. Yan po, maraming salamat sa mga nanood. Kasama po natin in Batangas. Ayan si Coach, ako ay nag-technical analysis dyan. Nagturo. So marami pong salamat sa mga nanood. Ayan, no? Mga nagsuporta mga kamiranda sa ating discussion dyan in Batangas. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Okay. Ayan. Okay, si Trump against sa crypto, nasabi niya Coach US dollar. Oo. Totoo naman yan, Nix. Totoo yan. May mga ganyan din siyang ano eh. Parang si Trump parang lukewarm din yan. Kasi nga, syempre, ayaw din naman niya maging parang pro-crypto talaga. Pero hello, may NFT siya. Di ba? May NFT yan si Kuya. May NFT yan, no? So, kumaga lukewarm din siya. Again, I'm not looking for a president na pro-crypto. I'm looking for a president na fair. Diba? Fair. Tama naman, Nix. Very good, Mariano. Very good, Nix Mariano, for your comment. Ayan. Okay. Alright. Okay. Uy, maraming salamat, Kuya Ruel, sa inyong pinabaon sa aking... talagang hindi kayo pumapalya. Every time you see me, may pabaon po kayo sa akin. Maraming salamat po, ha? Okay. Ayan. Maraming salamat again. Tapos, sabihin ko lang po, no, na... Nakakatuwa ka, Miranda, kasi habang kami po ay nasa Batangas, natutuwa ako, no? Alam mo, this is one of the things na nasa pangarap ko lang dati. Nasa pangarap ko lang to dati, no? Nakakatuwa ka, Miranda, because ang Global Miranda Miner Group po ay nagturo, no? Nagturo in Ateneo de Naga University. Ayan, no? Global Miranda Miner Group. You see, Ateneo de Naga. Basics of... Today lang din po yan. Today yan. No? I'm very, very happy for this. I'm very happy for this, Kamiranda. No? Because this is telling us na hindi lamang... And ang napaka... makisig nating mentor. Si Mentor Luke ay nagtuturo dyan, ha? Ayan, no? Nagtuturo siya ng trading dyan in Ateneo de Naga. Ayan po ang hallway nila. Napakaganda. No? Take a look at that. This is the hallway. This is the study hall of Ateneo de Naga University. Ayan, no? Nagtuturo si Mentor Luke dyan ng mga estudyante. No? In trading, Kamiranda, no? So we're very, very happy, no, talagang at the same time habang kami po ay nasa Batangas, eh ang atin pong mentor na si Mentor Luke ay nasa Ateneo, nasa Naga. Lumipad po siya diyan. Lumipad po ang aming team diyan in Ateneo. Yan po yung Ateneo students kasama po si Mentor Luke. No, ayan po sabi nila. I love you, Rita, San Camilan.
O, diba, mga estudyante ng Ateneo ay, mga Atenista, ay kamiranda na rin. Nakaka-proud po yan. Maraming salamat po. O, diba? Grabe, no? O, hanap kayo ng community na dalawang probinsya isang araw. The Global Miranda Minor Community. So, maraming pong salamat sa Ateneo, Dinaga University. Tomorrow pa yan, no? There are 2 days, Saturday and Sunday, yung course po. We're teaching. This is actually part of their subject. Hindi po ito caravan. These are actual students who are being taught how to trade cryptocurrency. We're actually part of their elective or the subject requirement. Salamat po ulit. Okay. Nakakatuwa yung mga ganyang bagay, no? Talagang lumipad po ang aming team. No, talagang nag-flight si Kuya Luke, no? Flight po yan, hindi po yan land travel. Naka-hotel din si Kuya Luke dyan. So nakakatuwa yan, nakakatuwa. Okay, let's now go, Kameranda. Let's now go with our technical analysis. Nakakatuwa, Kameranda, because yung isang araw na tayo po ay, alam mo yun, 51,200 na si Bitcoin. Noon tayo po ay nag-TA kahapon, nakakatuwa, no? Kasi doon sa mga members, kasi nag-activate talaga yung mga coins na tini-TA natin. Okay. Let's now go to our Bitcoin technical analysis. Okay? Ayan. Let's do this, Kameranda. The technical analysis for the crypto market traders live with Coach Miranda Miner. Yung mga taga Batangas nasa chat room, thank you. Uy, Ma'am Joyce, napakagaling mo mag-MC. Maraming salamat sa iyo, mahal ka namin. Uy, Kuya Gani, maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat po. Okay guys, no? Tingnan po natin mabuti yung chart ni Coach Miranda Miner. Okay. All right. So meron tayong ito yung nakita ko kanina habang nasa Batangas ako. Sabi ko mukhang babasag dito. True enough, bumasag. Nung bumasag, talagang tumuloy-tuloy pa baba, no? So guys, this is a very important support, no? Meron tayong support, 51,200. Baba na natin ito ng hanggang dito. Okay? 50,998 is our support. Important ito. Itong breakdown na to, because this created a breakdown, no? So medyo sobrang importante, hindi medyo, itong support and support. Therefore, tayo po ay nasa, hanapan ko nga lang muna ng Fibonacci ito, no? Kasi medyo makulit yung mga areas of, okay, so tama yung ginawa natin, 382. Kunin ko na to. Okay. So pakitandaan, no, 51,050. Ah, si Rondrick pala yung pinakitaan ko ng profit. Okay. Okay, let's now go on, give me a second. Okay. So let's now go on with our show, no. So, okay. So tandaan po natin itong 51,050. Okay? That can become your support. So kung meron kayong existing shorting play, that can potentially become the support, no? Meron tayong magandang support at 50,400. Okay? So yung kaninang support na ibinigay natin, no, nag-extend lamang po iyon, no, yung kahapon na binigay po natin, nag-extend po iyon, Kameranda. So meron tayong nakita dito na rectangle, kung naalala ninyo. Okay? Tapos within the rectangle, gumawa siya ng triangle dyan. Okay, basta update lang kayo ng update ng chart. Okay, na nagkaroon ng breakdown dyan, Kameranda. Ayan, o. Nagkaroon ng breakdown. Tumuloy-tuloy po baba. So, pwede mag-support at 51,000. Coach, bearish na ba? Hindi. Hindi siya bear run, no? These are quite normal retracements because meron tayong
meron tayong multi, this is February 7, so meron tayong multi-week na breakdown. But ang maganda dyan habang bumababa yun, it gives you an opportunity to buy the dips. No? So potentially you could buy within the 50,400, no? Pwedeng magkaroon dyan. Kasi syempre pwede itong mag-activate, no? Pwedeng mahati ang neckline, no? Pwedeng bumaba, as I've said, no? Pwedeng ganyan yung mga scenario within the 50,400. How do we know na ito ay ready nang umakyat, no? Of course, we need to see a reversal pattern, no? So sa labas po ng TLSBD na yan. Okay. Sa labas nito, Kameranda, this is your trend line support. 'Di ba nag-breakdown siya? Sa labas po niyan, dapat gumawa ng bounce yan dito. Bounce. Okay? And then gagawa dapat ng neckline. Kapag gumawa ng reversal pattern on a secondary downtrend, pwedeng magkaroon ng reversal temporary, pwedeng umakyat. But hanggat walang ginagawang reversal pattern yan, this is what you call a pullback. It needs to identify a support. So potentially, pwedeng gawin yung support is within this area. To. Then itulak pa akyat, no? So continue your shorting play, no? And then wait for the potential bounce within these two support areas, no? So continue your wait for a potential bounce within this area. Ayan. So within this is actually the 382, itong area na to. So 50,054 can become your support area, mga Kameranda. Okay, pakitandaan po 'yan, ha. Pakitandaan 'yan. Okay. So medyo erratic, marami siyang mga wicks. So ginanipan ko siya ng Fibonacci so for me to find the 382s. Okay, so technically, do not catch the falling knives. Do not long this market yet. Wait for a reversal pattern or support identification before kayo mag-bounce play or mag-neckline breakout play. So huwag niyong saluhin ito, huwag niyong saluhin yan. Sinabi ko naman sa inyo, Kameranda, even for the members, no, that na I'm expecting for some movements kanina pa, no? Ito. So 8 hours ago, no? 8 hours ago. So ayan, sabi natin, expect big movements if the rectangle is broken. No? Keep your charts the same. So meron talaga siyang rectangle kanina, no? Makita niyo naman yung rectangle na 'yan. So it can actually go on a, like what I said kahapon, it can go on a triple top breakdown, no? Ito po yung rectangle na yun. Okay? In-extend lang natin. Diba? Meron din siyang tinamaang support. Therefore, kukuha tayo ngayon ng panibagong support sa ilalim as a potential bounce on that rectangle, no? So, Kameranda, wait and see tayo dyan. No, kung magbabounce man yan, then that's good. But do not catch falling knives. Tuloy ko lang yung kay Arbitrum kanina. So, si Arbitrum is showing a TLSBD. So, wag nyo muna itong intraday trade, no? Arbitrum for me is a long-term coin. This is a long-term coin for me, Kameranda, no? So this is gonna be like, iiwan mo lang sa MetaMask mo, no? Bumili ako dyan sa MetaMask nyan on 0.8. Nasa MetaMask ko lang yun sa Arbitrum. Around $500. Bumili lang tayo. Iniwan ko lang dun. Kano na ngayon yun? $1,000 na yun. Dumoble na yung price, ano? Okay. Alright. So, yung mga ganyan, long-term, iniiwan lang yan. Di na yan halos, kumbaga, long-term investments na yung Arbitrum. In my own perspective, not a financial advice for you to buy. Ha? It's up to you. Kung kaya nyong i-tolerate yung risk niya, then it's up to you guys. Okay. Si WLD, ayan. Si WLD ay nagkaroon ng sort of a consolidation, no? Within this area. So how do you know if there's gonna be a continuation of an upward trend? Okay?
No? So bumasag, so tanggalin ko na si Fibonacci dito. Okay, so babantayan natin 'yan. So ganito 'yung mga itsura, no? Mga nag-take profit dito, ang potentialing pwedeng mangyari diyan ay pwede niya munang ibalik 'yan dito at pwede niyo kunin for a potential bounce play. May oras 'yan dito, no? Otherwise, ang next pasok mo niyan, breakout na of this. Hayaan niyo muna gumawa ng consolidation si Kuya dito. Oh. Hayaan niyo muna gumawa siya ng kanyang sariling flag. Okay? Kita niyo yung flag na 'yan. Okay? So pag umakyat, doon niyo lang siya ilulong, no? Otherwise, hayaan niyo muna mag-flag 'yan, no? For it to create a continuation pattern, scalp paakyat Saturday ngayon, be mindful of that, Kameranda, okay? Otherwise, pwede mo rang intayin dito gumawa ng panibagong. From this higher high, gawa ka ng panibagong higher high. Doon kunin mo yan dito sa area na yan. Okay, so take my market structure course para maintindihan mabuti yan. Si XRP, ayun. Si Kuya XRP ay mukhang mag-o-oras. No? Na-take profit ko na yung position ko dyan, pati yung Ethereum, sayang naman, no? Kasi meron tayong stop loss na sinasabi dyan, Kameranda, no? So definitely abangan na yan dito, abangan na yan sa ilalim. Okay, so technically, like for example, sabi nga natin, oh, meron siyang binasag, diba? So technically, kung titingnan natin ito, another pattern, no? Another pattern, may neckline. Ito yung kanina sinasabi ko dun sa Batangas. Antayin po natin. No? True enough, bumagsak. Ayan po ay pinakita ko din sa mga members. Ito po yan kanina, no? Ayan. Wait and see ka lang. 6 hours ago, hindi pa nangyayari yung candle. Ginuhita na po natin ang buhay ng XRP. No, sabi natin wait for the breakdown or wait for the breakout. Unless kung magaling ka talaga like kanina sa doon sa Batangas, ako ay nag bounce play scalp o kumita pa ako ng 3,000 diyan. Nakita ni Ron Rick yung trade natin. No? Pero syempre, 6 hours ago sa mga massive movements, oh nakita natin 'yan, ito na po ang resulta niyan. Pag inantay niyo muna, oh yan, true enough, nagkaroon ng confirmation of breakdown. Okay? Kita nyo naman, type number 1 kung nakita yon. Ayan, type number 1, Kameranda. Ayan po yung neckline. Type number 1 kung nakita. Ito yung kaninang sinample natin. Sabi ko sa mga Kameranda, ang magiging entry point natin is within this green area. O, diba? Kung hindi ka naglong, safe ka. Controlled loss is a win. No? O, di maganda. Kumbaga, you are safe kasi nga, tumuloy-tuloy pababa. Kailangan talagang markahan mo lang yung buhay ng coin. Markahan mo yung apex niya. Because if it breaks down, that's an opportunity for you to earn more money. That's an opportunity for you to earn more money. As long as alam mo kung saan siya hahanapin, mga Kameranda. Okay? Type number 1 kung naiintindihan niya. Let's now go. Yung Caspa na sinasabi ko kanina, si Caspa long term. No? Si Caspa, matagal ko na sinasabi yan. Sino dito? Si Kuya Dylan dyan ba? Matagal ko na sinasabi yan, Caspa, no? Months ago. No? Type number 1 ko naalala nyo yun, no? So, Caspa is a long-term investment, Kameranda. Hindi ito something na tawag doon, na kukunin mo agad yung profit. Kasi tinan mo ang ganda ng performance niya, oh. Diba? So you're only going to short the coin. Okay? So nag second floor na siya. Nag second floor na, no? All right. Now, as what we will always say, no? Syempre gagawa ng breakout pero gagawa ng higher lows, mga Kameranda. Gagawa ng higher lows. Okay? Naiintindihan po? Can you please check, Kameranda, kung naiintindihan?
Teka lang, may tanggalin ko lang yung ano, yung Binance bug daw. Tinanggal ko na. Okay, sabi ni Dale, last month pa daw nakabili sa ilalim. Congratulations. Okay, well done, well done. Ayan, so pag ganyan, may short-term retracement kasi nga mayroong triple top, no? So, abang-abang tayo ng potential neckline dito. Okay? Okay? Wait lang guys ha, sisipain ko lang yung spammer. Wait. Ayan, baka bentahan tayo ng kung ano niyan eh. Wala na siyan siguro. Okay. Let's now go on Ayan, si WLD as I've said, no? So wait for that pattern. Si Bitcoin, no? 51,050. Pakitandaan niyang price na 'yan. Si Ethereum, ETA din natin si Ethereum. Si Ethereum na continuation lang siya, no? Kasi meron nauna yung TLSBD niya, eh, no? So ang support ni Ethereum malapit na rin siya sa support, ha? 2,730. No? Malapit na siya dyan. Okay. Let's now move on with Okay, let's go to Polygonmatic. Ang galing, oh. Tingnan mo yung chart ni Coach. Oh, diba? Ang galing, no? So, matapos niyang basagin, umakit na ng umakyat. So, valid itong tinuro natin dito sa inyo. Okay, continuation pattern na tayo, no? Because it can occur in the middle of the trend. Okay? Tanggalin na natin yan. Okay. Zoom out muna tayo. Okay. So backtest ko lang, wait lang ha. Okay. Very good. I like this. Maganda yung forma niya, oh. Meron siyang common. Hanapan lang natin ang resistance to. Saan nagagaling tong resistance na to? 382. No. Ayun. Okay. So kung makita yung saan nagagaling tong resistance na to. Nope, hindi rin siya valid. Ano kaya yun? Okay, so point December 29. Okay. Let's try sa log, no? Para makita ko ng buo to. Nope. Ayun, nakita ko na. Okay. So very choppy yung chart niya, no? Very choppy, Kameranda. Pero one thing for sure, may valid na
resistance sa 0.95 or 96, no? Very choppy, may mga lumalaktaw, no? So ang approach pag ganito, ang masasabi ko lang dito, Kameranda, is let's be mindful, no? So valid yung resistance. Let's be mindful na lang that, you know, napaka erratic nung coin. Pwede pa din siyang magkaroon ng mga rejections within that area. Kasi nga, to be honest with you, ang trading kasi hindi naman laging, ang resistance hindi naman laging one price lang, eh, no? Pwedeng maging bar yan. Andiyan yun, ha? Pwedeng maging bar. Kumaga doon lang siya iikot sa area na yun. So pwede mong gawing ang resistance price range, no? Hindi lang isa ang price ng resistance. So pwedeng gawing price range yan. So ang tingin kong pwede mangyari, ang gulo ng, hindi siya sexy, no? Wala siyang common na binabanggaan. So pwede nating gamitin itong resistance na to, 0.95, no? Yung kanina, yung 0.95, yung sumakto dito, ayan. Ayan, kunin natin to. Then we go to the smaller time frame. Ayan, medyo may price reaction naman, eh, no? So meron tayong meron tayong price rejection sa mga areas na yan. So siguro, wait for this to be broken again if you would like to go on a long setup, no? 0.94 to 0.95. Okay, but ako kasi, Kameranda, I always think that, you know, $1 is achievable for Matic. No? So Matic is also one of the coin that we have in our spot wallet. Okay, medyo nahihirapan ako dun na. Okay, let's now go on. Okay, wait lang. Yung mga lumilipad ngayon, tignan muna tayo sa mga bumabagsak pala, no? So 8 big time. Si big time, chinart natin to kahapon, eh, no? Sabi natin mag-antay. Ayan, hindi naman siya umabot. Hindi naman siya umabot doon sa price natin. Si Bong, pumibigay din, eh, no? Okay. Si Vet, ayun, nag-breakout. Ah, ito yung kanyang triangle. Ito yung kanyang chinart natin kahapon, eh, no? Resistance and support. Ayun. So, mukhang tumaas pa. Pero definitely, yun na nga talaga, no? Umakyat siya, oh. Umakyat, pero pa-inverse na yung kanyang, pa-inverse na, no? Nag-left-hand activation na si Kuya. So, antayin nyo pa rin yung bounce, no? Meron pa rin, consider this as a bounce pa din. Okay? So continuation pattern dito pa lang, alam mo na pa week. Pag ganyan, Kameranda, kunyari naka 1 hour pattern kayo, pakitandaan, ha. 1 hour pattern, kapag ito yung sinasabi nating left hand, no, tinuturo ko sa university ito. Pag gumagawa siya ng attempt to break out. Yan. Nag-a-attempt na siyang bumreak out, pero yung breakout niya, no, hindi na nga nag-confirm, eh nag-left hand pa. Medyo delikado 'yun, ha. Delikado 'yun, okay? So kahit mag kumbaga ibig sabihin nun, the sellers are winning. No, the sellers are winning, mga Kameranda. Okay, so now ang re-entry diyan kay Vet. No, sorry, not a re-entry but a waiting game there is for that to support at that rectangle ito. So valid naman, no, mag-support nga ng konti, pero again, wait for this to wait for this to give you a good bounce, no? Wala, eh, pangit 'to. Okay. Okay, tapos let's now go another thing that you can consider here, Kameranda, is at least, no, so naka-selling pa din siya. Wait for this to give you a good bounce, no? Otherwise, just leave this for now and then wait for this to, pag nag-breakdown dyan, make sure na wala na kayo munang nakalong, ha? Okay.
Ayun. So pag ganun, take note ha. Tefton yun. Let's now go with si SLP. May isa pa to. Hindi nanalo eh, no? Hindi nanalo, no? Hindi siya nagko-confirm. So bumaba lang ulit siya. Okay. ARB, tapos na tayo doon, breakdown na. Si ARB, hanap tayo ng potential support nito, no? Swing high to low, low to high. Ayan, nasa 382 na. Ingat na rin sa kakashort ng ARB, ha? Nasa 382 na. So be mindful of the 382. It's powerful yan. It can create a good support. Okay, so tapos na to. Tanggalin ko na yan. So valid yon, no? Okay? Alright. So ngayon ay let's go now to yung mga chinmark natin kahapon. Si Sui hindi nanalo, no? Sayang. No, nag-retrace ulit. But again, those retracements are part of a market structure. So healthy yun, no? It needs to reboot the oscillators na currently overbought. Like the mentors told you naman, lahat kayo sinabihan ng mentors, mag-intay, no? Mag-intay nun live. So, definitely, retrace muna. Tingnan po natin, no? Kung ito ay makaka-recover. Otherwise, maganda yan kung mag-breakout pa yan ulit, no? So, antayin nyo na. Kumbaga, really make sure na meron kayong alert dito, no? Okay? Okay. AXS, isa pa to. No, nag-retrace din. Pero lahat naman, no, pare-pare sila. Okay, si Matic, we're done. May maganda ng performance ng Matic. Pero syempre, yun, meron kang resistance dun. Cardano, ayan, okay. May rectangle din, sabi natin. Ayun, nag-breakdown sa rectangle. Nagkaroon nga ng triple top, no? 1, 2, 3. Neckline breakdown, retest, umakit ng konti, correction on 0.5, bumaba. Okay. Okay, power of waiting talaga. Okay, let's now go to, isa-isayin ko na ito para mabilis. Let's go to Ordi. Isa pa ito. Diba? Magkakamukha lahat sila eh. Teka lang, hanap tayo ng mga coin dito. Okay, wait lang ha. I'm just trying to chart this coin. 0.5. Quite interesting.
Okay. So ang ganda ng coin, no? Ang ganda-ganda ng coin. The only warning na ibibigay ko sa coin na ito. Okay, the only thing na ibibigay ko sa inyo dito is the coin is extremely volatile, no? Gusto kong sabihin sabayan ninyo, pero behavior wise ng coin, like, you know, umaakyat only for it to create a different trend, no? So please be very mindful of this, no? Scalp this coin. You know, just scalp this coin and just be mindful that the coin can create big movements, no? It can create bigger movements, and I don't want you guys to... Ayan, so structure change, umakyat, isa pa, tuloy-tuloy na. So nagre-retrace ngayon, gawa ka na pa ni bagong rectangle dito. Okay, be mindful lang, no? Very volatile yung coin, eh, no? Hirap nito. This is not for everyone, okay? Be mindful, okay? Okay, let's now go for... Sige, let's go to Solana. Pansinin ko si Solana. Okay, si Solana ay... Bihira na ako mag-charting sa live ko, napansin nyo. Puro kasi members na lang yung charting natin, eh. So kamukha din to ng Bitcoin. Ang TLSBD din. Hanapan ko to ng support. First one. Okay, so nagkaroon na siya ng ano, no, ng TLSPD. So in this case, pwede natin consider muna ito na support ninyo, ha. Pare-pare sila ng takbo, puro TLSPD yung mga coin weekend, no. Ayan, sa Solana. So of course, yung mga traders na nag-short, di ba? It's your time. Okay, so, ayan, so pwede mag-support, no, itong price na to, Miranda. Ayan. Okay. Redemption. Yun ang, so kumbaga, big picture, nag-TLSBD, so huwag nyo munang ilong yung coin. On that particular, well, not really so big picture, no. The, you doon lang kabaga within this area lang, no. So nagdito yan sa may actually pwede rin tong ano, eh, no. Pwede rin tong pwede nga, oo. Baka nagka-cup and handle lang muna tong mga to. Pwede. Tayin natin, eh, no? Pero trabaho kasi ng market magaganyan. Huwag kayo masyado mag-worry, no? Kasi retracement normal yan. Okay. Ayun lang. Hindi ako sanay ng medyo tahimik na lagi. Kasi nga, salita ako ng salita. Ngayon, puro charting tahimik tayo, no? Okay. Ang laki na ng tinaas nito, oh. Tapos yan. Pwede yan. Pwede actually. Pwede. Yeah. Alright, si WLD, yan, na-chart ko na po kanina, si Polkadot, let's look for that, no? Last na to guys, no? Last na to, balik tayo kay Bitcoin maya.
Okay, Polkadot, may meron kang resistance doon, tapos swing high to swing low. Yun, may 0.5. So definitely may 0.5 correction doon, Kameranda, no? So please take note of that. Teka lang, meron niya ipasa pa dito. Ayun, yun ang valid. Okay. So correction line, kung magsusupport man yan, dito sa support na to, this one. Okay, so pwede mong kunin yung bounce niya dito sa ilalim. This one, bounce. At paakyat. No, but definitely 7.79 is going to be your resistance. Okay? Balik na tayo kay Bitcoin. Balikan ko lang si Kuya Bitcoin. Ayan, nasubsid. Meron tayong breakdown. Okay. Alright, so tumuloy-tuloy pa ulit pababa. Give me a second. Okay, very good. Okay? Yon, so tumuloy-tuloy po baba because of the TLSBD. Now, ang magiging support natin is 50,000. I think bumaba pa lalo. Tama. Nag-confirm na bumaba pa lalo. Okay. So now, 50,400. So tama pa din yung sinabi ni Coach na pagkatapos, big movements are gonna be happening kapag nabasag yung rectangle, no? So, yan. So valid pa din, no? So big movements 8 hours ago, big movements sa nawala. Ayan. If the rectangle is broken, so either the resistance or the support. So therefore, nabasag yung support. So big movement have happened coming from 51,344. Bagsak tayo ng 50,600. Now, pwedeng maging magandang support. Abangan nyo na lang ng mamaya-maya. Abangan nyo ang bounce on 50,400. No, wag nyo munang saluhin yan, Kameranda. Normal yan. This is quite normal, no? Medyo malaki yung binasag na left hand. Sorry, na support. Multi-week, no? February 7 hanggang ganon. So, abangan natin. Pag zoom out mo naman yan, ginawa mong big picture. No? Big picture yan. May pagrespeto pa din yan dito sa price na yan. Di ba? 52. So, technically, ito ay, no, gumagawa ng doji one day. Pero trend uptrend pa din. No? So, kunin na lang natin yung support at 50,000. Parang nararamdaman ko na yun ng hina na ako. Siguro napagod na lang ng konti. Ganun pala yung Kameranda. Kahit parang sobrang gusto mong gawin yung ginagawa mo eh. Kahit puro kakape eh, parang nanghihina ka eh, no? Kasi nga, sarap magkape. Tsaka nakakasarap magturo kahit malayo, no? Pinupuntahan natin. Pero naramdaman ko na yung fatigue, yung pagod. Anyways, okay, so antayin na lang natin, Kameranda, ha? So let's make sure na antay muna ng potential bounce on 50,400. Okay? Type number 1 ko na iintindihan, Kameranda. Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live.
Nawala yung audio ko. Nagtumakanta na ako dito. Sorry. Okay, sabi ni ano, Romel, kahit naka-mute si coach, nararamdaman ko 'yung sasabihin niya. Ayan, abangan niyo 'yan sa doon. Teka lang, Kameranda, wait lang. Hindi nirespeto 'yung 38 to. Hindi, binaba pa rin niya, Kameranda, ano, wala oh. 51 hindi niya nirespeto. Huwag niyo munang saluhin to kahit magpakitang gilas yan. Huwag niyo munang saluhin yan. Please, huwag niyo munang ilong. Hayaan niyo lang siya. Hayaan niyo muna to. Green-green, di ba? Hayaan niyo lang siya. Mas gusto ko siyang saluhin na dyan sa 50,400. Okay. Okay. So, yun. So, obviously, gumagawa ng lower highs and lower lows. Okay. So, on 1 hour candle, nagkaroon ng confirmation dito. Ayan. Tama yung TA natin. Kanina ko pa ito nakikita. Sabi ko, mukhang mag-triangle. Kasama ko sila mentor Nel kanina. Mukhang mag-apex eh, no? May apex ka, Miranda. Eh, true enough, no? 52 dito, apex. So, nirespeto din niya bukod dun sa rectangle. Dito, yan. No, yan. Pagbagsak niya dun, tumuloy-tuloy pababa. Talagang humigop, no? Talagang tumulo talaga siya. So, true enough. Ayan. So, dito, pakita ko lang. Dito nung nagkaroon ng confirmation, kasi nag-confirm na ng red, eh, no? Yung candle na yan, 51,700 to 51,498. So, sensya na kayo, medyo nang, para bigla akong nanghina. Ba't kaya ganun eh, no? Kailangan siguro may magpalakas sa akin. Di ba? Parang nanghina ako bigla. Anyways, yung lakas ko parang naubos kasi parang kanina pa ako nag-drive ng malayo. So anyways, ito pinasok ni coach yan dyan. Pakita ko lang, no, para makita po ninyo, no, itong entry point natin kanina. Miranda minor confirmation candle, nagkaroon ng confirmation dyan. Tapos nagkaroon ng MACD confirmation. Naka 1 hour time frame na tayo. So inold lang natin. Ang take profit ko is 50,400. Pakita ko lang, Kameranda, no? So within this candle, ayan, 51,700 to 51,400, dyan tayo pumasok. Within this price, ayan. Confirmation candle, no? TLSBD, 1 hour breakdown with MACD confirmation. Ayan, entry point natin. Siyempre, ang ating stop loss. Kanina yan, no?
kanina ko pa yung nakita doon sa Batangas. Batangas, Batangas. Yan. Yan ang ating position na gusto sanang mangyari. Okay, type number 1 kung nakikita. Okay. Eh, puro kayo S life, ah. Okay. So, okay. Naintindihan, Kameranda. So, yan. So, pinasok ni Coach. Ito po yan, Kameranda, no? Para makita nyo po. Lakihan natin. So, tandaan nyo, ah. So, entry point. It is candle. Okay. So, 51,000. Itong candle na to. Diyan tayo pumasok. 51,700 to 51,500. Okay, so yan. Tayo ay pumunta dyan. Ayan. Tanyo. Ito yung entry point ni Coach. 51,565. Ayan. 51,565. Partial take profit na natin. Sarap, di ba? Kung marunong ka talaga mag-trade, ikaw talaga ay kikita. Di ba? Ang sarap. Okay, let's now go. Tapos na, tapos na ba yung live na? Tapos na yung live ko. Parang tuloy pa rin akong tuloy. Alas 11 na pala. Uy, alas 11 na, Coach. Magpahinga ka na. Kanina pa lang ang tigil, eh, no? Ikaw talaga. O, sige na. Okay. Okay, ayun. Nakatan nyo na yung entry ko, ha? Nagkataon na sa inyo. Ay, nako. Asa ano lang. Kanina, nung nagda-live ako dyan sa... Nung nasa Batangas tayo. Kumuha din ako ng trade setup kasi gusto ko sana ituro habang nagtuturo tayo sa Batangas. Gusto sana ng i-demo. Ay, dinemo naman natin, no? Nakapag-demo naman tayo doon ng live sa kanila, live trade, no? At nakita naman ng mga nung isang estudyante yung profit. So okay naman. Congratulations naman tayo. 3,000 din 'yun. Okay. Sabi ni Thousand Sunny. Parang 15 Pro Max si Coach. Lobat na red battery red. Oo nga. Ay, oo nga. Napansin nyo? Red. Oo nga, no? Teka lang. Malolobat na bala ako. Teka. Ang galing mo dun, ha? Nakita mo yun, ha? Ang galing mo dun. Nakita mo yun. Lobat na nga pala yung battery ni Coach. Okay. O, sige na. Okay na ba tayo? Walang tulugan, no? Maraming salamat, Vindicate Lee. Salamat. Ayan. Salamat. Sabi ni Shervin, thank you sa XRP. Bakit? Kumita ka na. Baka nagtitrade to habang nagchart ako, no? Kumita na sa XRP. Kumita na ba kayo sa XRP? Sinort niya siguro. Ah, oo. Oo nga, no? Galing, no? Very good. Oo nga. May short siguro si at si kuya. Kaya kumita na. O ngayon, o, di ba, inantayin na natin. O yan, bumaba na sa XRP. I-hold, ano, kumbaga, ano lang, kalmahan mo na. Kalmahan nyo na yung short nyo. I think, ano lang to, weekend retracement. Tingnan natin, no? Ako naman, wait and see lang din naman sa mga positions natin. Intraday, short. Diba? Pag marunong ka talagang mag-trade, kikita ka talaga. No? At talagang kailangan pasenso. Huh? Pasenso. Ewan ko. Hindi ko na masabi yun. Okay. Salamat po. Sabi ni Xander. Dami niyong pasalamat, ha. Way $50 si Jody. Very good. Okay. Denhar, same daw kami ng jacket. Ah, very good. Ang ganda tong jacket na to, eh. Favorite ko to, eh. Diba? Red envelope na ba? Aba, may nalalaman na kayong yellow and red envelope, ha? Wow. Ayun talaga.
Ah, nag-profit na si... Ah, nag-profit kayo sa XRP. O, di kayo na mamigay ng pera sa akin. Habang nagda-live, kumikita kayo, no? Galing nyo, no? O, di kayo na. Diba? Galing, galing, galing. Kumita sa XRP yung mga nag-short. Congratulations, ha? Galing nyo. Ang galing. Salamat, Kit. Uy, I love that, no? Thank you for that kind words. Alam nyo, kahit minsan influencer, kailangan din ng mga ganyang words. Nakakatuwa. Maraming maraming salamat po sa inyong kind words. Thank you po. Nakaka-bless itong ganito. I claim it. Kailangan ko yan ngayon weekend. Parang nanghihina ako eh, no? Ba't kaya may ganun? Totoo ba yung kameranda? May ganun ba talaga? Ano? Parang nanghihina ako na ano, na... Parang gusto ko pa rin magturo, pero bigla ako nanghina. Parang nag-crush yung energy ko. Ewan ko, ganun siguro talaga. Pag kanina pa siya nagtuturo dun sa Batangas eh, no? Ah, profit na din sa Matic. Grabe tong live na to. Ang daming ma-profitable. Ah, oo, baliktaran to. Oo, tama, tama. Tama, very good ka. Ah, sayang. Natalo si Alexander. Bakit po kaya? Sige na, salamat sa mga nag-profit today, ha? Nag-profit na din si Edil, ano, Eddie Bert Dalere. Ayan. Need ko daw ng S-Life. Oo nga eh. Ay, kailangan natin yun. Uy, wag naman sana. Pakiramdam ko nga eh. Parang nausog ako. Wag naman sana. Bigla ako nanghina, guys. Bigla ako, ano, tawag dun. Sorry, sa live ako nag, ano, nagre-reklamo. I'm not making reklamo. But parang, habang nagla-live, bigla akong yung energy ko biglang gumanon. Nangyayari pala yun. Oo, nangyayari pala yun, no? Ganun pala, no? So, anyways. Lango ng power. Oh, sige na guys. Salamat, salamat sa mga nag-profit. Congratulations. Ha? Marami din mga kumita kahit pangit yung market. Ganun lang guys. Ganun lang ang laban, ha? Ganun lang po ang laban natin. Kailangan ng talagang ano lang talaga. Laban. Ayun. Galing, no? Profit, profit. Ayun, yung kaninang posisyon natin. Sabi ko sa inyo, di ba? Huwag muna kayong magpapadala dun sa maliit na, ano, na green. Layong. Ito, tingnan mo nangyari. Mababa ulit. Di ba? Galing talaga, no? Pakinig lang kayo sa akin. Tingnan mo yan. Di ba? Ito yung green na niya kanina. Kaya kapaniwala sa ganyan, no? Wait lang. Tayin nyo na. Higher loan. Mas kailangan na nating intayin na lang yun dito sa may 50,000. No? Siyempre, pag inientrahan mo yan ngayon, hanapan mo na magandang RRR. Diba? Baka naman, no? FOMO ka, short mo din at biglang umakyat. Diba? Nasa gitna na kami, layo na namin. No? O, diba? Ang layo na namin. Kami ang sasabayan mo pa ngayon. O, diba? Ayan, no? Ganda ng entry point doon. No? Confirmation. Diba? Confirmation doon. No? Tapos, karoon ka ng MACD confirmation. No? 1 hour pa. Multi-week TLSBD. Ano? Boom. Ayan, no? O, di kumita ka na. O, di yan yung profits mo doon. Diba? O, yun na yan. Ito na siya. Oh. Diba? Bilis. Mabilis na 10,000. Intraday. Kasi yung plano ko lang. Kaya mo yan. No, huwag ka ma-fomo sa akin. Baka mas magaling ka pa sa akin eh. Diba? O, sige na. Ang oras na alas 11 na. Parang ayoko na matulog. Nanghina talaga yung energy ko. Nanghina. Kailangan mawala to. Ano, kailangan ko na ano? Ano ba kailangan ko? Love life. Hindi. Kaya natin yun. O, pahinga na ako guys. Maraming salamat. Yung favorite pattern. Parang alam ko na to ah. O, hanapin natin yan ah. Uy, ang ganda naman ng comment na to. Profit ako ngayon sa mga turo mo, coach. Yan. Pagpalain ka sa buhay namin, coach. Uy, maraming salamat. God bless you. Yan. Pahinga na. Sterilized milk. Uy, totoo to, Ron. Totoo to, Ron. Naniniwala ako dito. Kasi nung bata ako, pag nangihina kami, yung nanay ko, mabilisan nung Alpine.
Alam niyo yung alpine, yung oso na puting lata. Ewan ko, biglang lumalakas kami. Oh, galing nun. Totoo yan. Salamat po. Maraming salamat sa mga kind words nyo. Bawi-bawi, Alexander, ha? Bawi tayo. Bawi-bawi. Bukas ka na bumawi, no? Kalmaan nyo na lang muna. Napaka-selfish si Romel. Huwag ka na mag-love life. Kami na lang. Hindi kayo na lang talaga, eh, no? Kulang sa S-life. Hanap tayong S-life. More serotonin and tryptophan. Saan nakukuha yan? Oo, di ba, Rochman? Oo. Ay, ibang klaseng medical yan, Rochman, ha? Parang may... Kasi pag ubinom ka ng gatas, may mawawala sa dugo. Parang narinig ko na yan. Salamat po. Na-appreciate ko yung mga ganyang words. Parang bigla ko nang hina. Eh, no? Anyways, I reject any negative energies. I reject that. Hindi ko papangatawanan yan. Sige na. Bye-bye. Salamat. Salamat po, Sir Don Miguel. I appreciate that. Parang nabati siguro ako dun sa ano, sa Batangas. Totoo pala yun. Feeling ko si Ivy nakabati sa akin. Bigla ako nang hina. Eh. Alright. Sige. Oy, salamat sa mga, oy, sa mga XRP din. Salamat. Congrats. Yeah. Congrats. Okay. Sabi-sabi na matatanda. Bye-bye, guys. Maraming salamat. At Shalom. May God be with you guys. Salamat po. Salamat. Sabi ko na may magko-comment ng Ivy dito eh. Sabi siya. Si Ivy solution. Siya yung huli kong nakasama ka kanina. Ivy, malakas ba usog mo? Para nausog ako. Bigla ko na. Totoo ba nangyari ko ng hina? Anyways, sige. Pray nyo na lang ako. Wala yung... Bigla ko nang... Bilang gumunong yung energy. Bigla ko nang hina. Anyways, sige na. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Ulit. Si... Sa mga... Hindi ako makaalis. Oo, dami niyong comment eh. Oo. Si Ivy talaga yun eh. Salamat again. Good night, guys. Stay happy. Salamat. Palaway. Oo, magkana pong maglalaway sa akin. Meron ba? Sige na, bye-bye. Last na to talaga. Babay na talaga. Sige na, bye-bye. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda